Summer ng 2010 nang maganap ang isa sa mga di malilimutang sandali sa kasaysayan ng NBA free agency. Back then, LeBron James became an unrestricted free agent. Ibig sabihin, malayo siyang lumipat at pumirma ng bagong kontrata sa kahit sinong koponan. Anim ang naging matunog na franchise na maaaring lipatan ni LeBron noon. At sa huli, pinili niyang Miami Heat na umere pa sa telebisyon bilang ESPN special na may pamagat na The Decision. Bago mangyari ang lahat ng ito, galing ang Cleveland sa 61-21 win-loss record. Number 1 sila noon sa East. Nalaglag sila sa semis kontra sa Boston Celtics at naging maugong mga balita sa napipintong paglipat ni LeBron. Kaya nang magkaroon na siya ng pagkakataon na magkaroon ng sariling version ng Big 3, hindi na niya ito pinalampas. Nasa peak ng career si James, Bosh at Wade sa kanilang unang taon. Nabigo silang magkampiyon nang talunin sila ng Dallas Mavericks sa finals. Mas naging maingay ang mga haters ni King James at tumindi pa lalo ang pressure dahil walong taon na ang lumilipas ngunit wala pa rin sing-sing ang hari. Nag-step up ng big time si LBJ, averaging 27 points with almost 8 rebounds, 6.2 assists and 1.9 steals per game sa kanyang pangalawang taon sa Miami Heat na uwi niya ang league MVP. Naging kampiyon sa taong yon at tinanghal din na finals MVP. Naulit ang lahat ng ito sa sumunod na season, making him now a 2-time NBA champion. Pero ang matatamis sa panalo ay nauuwi rin sa mapait na pagkatalo. Galing ang Heat for the three-peat pero hinadlangan to ng San Antonio Spurs noong 2014. 6 na taon ang kontrata ni James sa Miami with an early termination option after 4 years. LeBron opted out of his contract and once again became an unrestricted free agent. LBJ decided to return to his first team, pointing out that he had unfinished business sa franchise ng Cavaliers with Kyrie and K-Love as his superstar teammates. Mabilis nag-click ang tatlo sa kanilang unang taon, finishing second sa record na 53-29 behind Atlanta Hawks. Nakaharap nila ang Warriors sa finals at tulad ng nangyari kay LeBron sa unang taon niya sa Miami, sawi siyang magkampiyon matapos ang kanyang paglipat. Sa sumunod na taon, pasok muli ang Cleveland sa NBA Finals. Dito nangyari ang kauna-unahang historic comeback from a 3-1 deficit in an NBA Finals. King James got his third ring and gave the Cleveland franchise its first title in 52 years. He got his third Finals MVP and delivered his promise to the city of Cleveland. Naging mainstay si Bron sa NBA Finals for 8 straight years and for the third time, LeBron was again unrestricted free agent noong 2018. This time, LeBron moved to West and decided to join the Los Angeles Lakers. After missing the playoffs in his first season sa Purple and Gold, the organization made the deal to bring another superstar na makakatambal ni LeBron. Anthony Davis and King James led the Lakers franchise to its 17th title. Muling nagkampiyon si LeBron and again, hailed as the Finals MVP. Every time na lumilipat si LeBron, nagiging makabuluhan at matagumpay ang hinaharap ng franchise sa kanyang nililipatan. Pruweba to kung gaano katindi ang impact ni King James na tatlong beses siyang inulit sa magkakaibang koponan. Ikaw ba? Ano ang iyong opinion dito?